Sabay-sabay, nagsagawa ng tinatawag na earthquake drill ang ilang paaralan sa lungsod ng Makati. Mainam na raw na ganyang pagsasanay para handa ang lahat sakaling magkalindol din dito sa Metro Manila. Nakatutok si Ian Cruz. Ang pagtunog ng bell ng Fort Bonifacio High School sa West Rembo, Makati City. Ang hudyat na kunwari may nagaganap na lindol pasado alas 9 ng umaga kanina. Sumunod nito, mabilis na lumabas ang mahigit 3,000 estudyante. Pawang naglakad at nakapatong ang magkadikit na kamay sa ulo. Ito'y kung sakaling may bumagsak na bagay habang lumalabas sila ng gusali, di sila mabubukulan o tuloy ang mapinsala. Sa katapat ng Makati Oval, tumuloy ang mga estudyante kung saan sila nakakluster. May tinalagang tagabilang kung nakababa lahat ang mga estudyante at ligtas sila sa anumang kapahamakan. Umabot lang sa 4 minuto at 20 segundo ang mabilis na paglikas ng mga estudyante mula sa gusali tungo sa oval. Mas mabilis daw ito kaysa sa huling earthquake drill ng paaralan noong isang taon sa tagal na 6 na minuto. No need to run, basta brisk walking lang kasi yung pag-run nila maaari nila maging emergency, no? So ang cause ng accident. So they're used na, kailangan i-brisk walking na mabilis lang ang lakad para marating nila yung kanilang lugar. Ang earthquake drill, regular na ginagawa sa Makati kahit pa matatag daw ang mga gusali ng mga paaralan. A safe up to more than 8 intensity or 8 magnitude of earthquake because our buildings are built with post tension wherein if the calamity will happen, it will just rock and it will be hard up for them to crumble down. Sa kabuuan, nasa 28 elementary at 10 high school sa Makati ang sabay-sabay na nagsagawa ng drill. Maganda ang pagtanggap dito ng mga estudyante. Pag naging totoo na siya, yun, magiging ready na kami, magiging aware na kami sa kailangan namin gawin. Nababawasan yung for example, yung mga nasusugatan, na aksidente, inihimatay. So maganda yung nagkakaroon kami ng practice for earthquake drill kasi meron mga estudyante na panicky, tsaka hindi sila sanay sa mga ganito situation. So natatrain kami nila sa pag-iisip, tsaka yung anumang pwede namin gawin pag nagkaroon ng earthquake. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.